Okay guys, Bosina Moto here. Ngayon, tinitingnan natin ang ADB150. This is our next review. So, let's go! Okay, sa engine naman po ng Honda ADB150, meron tayong 149cc na liquid cooled, and of course, this is fuel injected. So, naka ECU type na po ito, hindi na to carb type. So, yun, napakatipid nitong Honda ADB150. Ang fuel consumption niya, nagre-range ng 40 to 45 kilometers to a liter. So, ang pinakamataas na nakuha ko dito is 32. So, matipid na yon para sa ganitong category na 150cc scooter. Now, ayun, naka enhanced smart power, yung tinatawag nilang ESP. So, yun, medyo ramdam naman, and yun, of course, yung auto idling, yung kung saan pag nata-traffic ka, yun, mag-shut off yung makina kapag ka nasa trapikan ka. And yun, syempre, CVT, belt type pa rin tong engine na tong Honda ADB150. Ayun, sa unahan naman, brakes. So, ang brakes niya is Nissin. As you can see, naka-Nissin brakes na rin to. Tapos, yun, naka-ABS syempre. So, safe na safe ka. However, sa likod, hindi pa to naka-ABS. So, ano, yung brakes na ito is naka-combi brake. So, they call it combi brakes. Yung brakes na ito sa likod pagka-clinic mo, medyo sasabay ng konti yung unahan. So, brakes naman dito sa likod, naka-Nissin na rin to. And, of course, yun, walang ABS. Pero, yun, okay naman ang stopping power niya. However, sobrang lakas pagkapag napisa mo ng toto. Pero yun, naka-combi brake to eh. So, yun, pagka nag-brake ka dito sa likod, medyo sumasama yung unahan. So, good stopping power pa rin naman ang ibibigay sa'yo nitong Honda ADB150. So, yun, tires naman sa likod. At tires niya is 130 by 70 by rim 13. So, this is an Indonesian-made tire na Federal. So, gusto ko yung tire nito kasi, ano, naka-dual sport. Meaning, pwedeng on-road, pwedeng off-road. Ngayon, sa basa, okay din naman. Pero yung hindi yung ultra-basa, ah. Siyempre, sobrang mag-iingat na kayo pag ganun. Makapit naman tong gulong na to, and patibay din naman. So, I tried it on off-road, and yun, and on-road. So, okay naman yung gulong niya na Federal. So, ito, isa to sa mga pwede nyo rin i-upgrade habang tatagal. Pero, for me, okay tong gulong ng Honda ADB150. Gulong naman sa unahan ay 110 by 80 by rim 14. Sorry, rim 14 pala to pareho. Yung banggit ko kasi sa likod is rim 13 eh. Sorry, rim 14. So, yun, Federal din, same brand. Okay naman yung kapit. Maganda ang Federal tires. So, etong bike na to mag-o 1 year na. Hindi, 1 year old na pala tong bike na to. So, by far, ano, goods naman tong Federal. Maganda naman ang kapit. And ayun, suspension, okay yung suspension niya sa unahan, and I think Showa din to, as same sa likod. So, Showa shocks, okay din. Maganda ang laro nitong Honda ADB150. Na-appreciate ko din siya sa off-road kasi nung medyo in-off-road ko to, okay naman yung laro. And of course, on-road, ayan, ang sarap gamitin. So, okay naman ang front suspension niya sa unahan. And ayun, naka-default na to na Showa shocks sa likod. So, napakaganda ng plane nito. And ayun, bang for the buck na tong bike na to para sa specs na tong, or sa specs na binigay ng Honda dito sa bike na to. Kasi biruin nyo, naka Showa shocks na kayo. Showa suspension. So, ayun, okay na okay tong Honda ADB150. Good job. And ayun, naka keyless na rin to. So, you got your key. So, yung unang button is yung kapag kahanapin mo yung motor mo, and this is yung sa sound, and this is yung sa susi if gusto mong
pagka malapit ka na, nadidetect na agad yung bike in 2 meters. Or if ano, manually, kung gusto mong madetect, pipito din mo. Pero yung settings ko dito ngayon, automatically pag lumapit ako, pwede ko nang galawin yung susi. And as you can see, yan, ito yung engine ano on. Kung, and so yan, mabubuhay na yung display. Tapos yan, pagka naka-seat, pindutin mo lang yung seat. So yan, angat na yung seat. So ito, malaki yung kanyang luggage. So ito yung na-appreciate ko dito. Kahit wala siyang floorboard, meron naman siyang malaking luggage dito sa upuan. So you can put your groceries over here. So malaki to. So marami ako nalagay dito, mga 2 bags ng grocery. 3, kayang-kaya. And ayun, sa seat. And then yung sa fuel, ayan, dito yung fuel niya. So yun, okay na okay. Ayan. So ayan, ayun, gauge naman niya, itong cluster gauge niya is digital na rin. So ayan, meron din mga indicator dito, nakalagay din yung indicator. And of course, you got your trip 1 pagka clinic nyo to. Select, ay hindi, ito yan, temperature. Yan yung kanyang average fuel consumption, battery. So yun yung air temperature, yan average fuel consumption. And dito yung yan, trip A. Wait lang, yan trip B, dito rin pala. Tapos yung total odometer. So total odo nito, nakaka 4,000 pa lang. Sorry, hindi makita sa camera. Tapos yun, meron siyang fuel gauge. Ito, sorry, di makita eh. Pero yun, maganda naman yung kanyang cluster, itong kanyang cluster gauge. And of course, so ito, dahil buhay na rin naman yung makina niya, so pakinggan na natin. So yun, ganda ng tunog ng makina ng Honda ADB150. So yun, itong part na to, ito yung nabubuksan. So kaya nilagyan ng sticker yun, kasi para hindi malaglag to. And ninanakaw din tong takip na to eh. So ang laman niyan is ito. Kapag ka namatayan ka ng battery or magpapalit ka ng battery, tas hindi mo na mabuksan yung seat or mapihit itong key or yung kanyang pinakang ignition. So yun, i-manual bukas mo siya gamit to. So yun, ipipihitin mo lang yan. Pero yun, sa case na to, nilagyan na ng safety sticker. Safety sticker yung tawag dito, kasi yun nga, ninanakaw yung takip or pinagtitripan, minsan nawawala na lang bigla. So yun, kaya nilalagyan na itong safety sticker. Mga handle grips naman niya, magaganda naman ang handle grips. And of course, yung kanyang switches. So, iba nga lang yung kanyang ano, switches ngayon. So ito, may hazard na siya, ito yung start. And idling, and yung auto idling stop pagka natatraffic ka. Tipid yung idling stop, kasi pagka natraffic ka habang nasa stoplight, automatically mamamatay yung makina. Then if you twist the throttle, yun, aandar na ulit yung motor. Ganun din dito sa kabila, you got your horn. So yun, dito maraming naiinis kasi baliktad daw. So konting practice lang, you'll get used to it naman. Okay naman. So yun, handle grips niya. Okay din naman. Mirrors niya iba na, hindi na to yung stock mirrors. So, pero okay din yung ipinalit. And yun, dito naman sa unahan, you got your adjustable windscreen. So, adjustable na rin yung windscreen niya. Hihilayin nyo lang tong part na to para mataas. Kung anong angle gusto mo, kung saan mo gusto tumapon yung hangin. Pretty useful naman yung windscreen niya. However, pwede mong lagyan ng extension kung gusto mong mas mataas or matangkad ka. So yun, pwede mo namang lagyan ng extender yan. And of course, napakaganda ng ilaw ng Honda ADB150, kasi it is all now all LED. Sorry, maingay yung aso ko. So yun, it's all LED, naka LED na lahat. Signal lights, yan, headlights, and you got your DRL, daytime running lights. So yun, napakaganda, napakapogi oh. Ang sting na ng ADB150. Napakaganda. And of course, sa likod, turn signals, saka LED na rin, pati yung sa kanyang plate. Ayan. Ayan, napakaganda. Ito, kung tititigan nyo, para siyang pa-X. So, di ba, yung tatay nito, yung Honda ADV-X, ganun din. So, yun.
kinuha na rin doon yung design. So yun, napakaganda. So yun, upuan. So pretty comfortable pati dito sa kanyang pillion. However, yung seat position ng pillion medyo okay naman, pero sa iba hindi nila trip, hindi ko alam bakit, pero okay naman yung seating position niya, especially yung unahan yung foam. However, kung mabigat ka, or I don't know, kung ako lang, kasi may time na pagka promeno ako bigla, or may bump or may blowback na malaki, parang lumulubog bigla yung upuan, nararamdaman mo yung plastic parang lumulubog din. So hindi ko lang alam kung sa akin experience lang yun, kasi mabigat ako. Overall, Honda ADB150, you got this nice styling bike. So kaya siya tinawag na ADB nga, kasi yon, you can get off-road and on-road. Pero yun, ginawa nila tong bike na to more on-road, hindi purely off-road. So kung mag-off-road kayo, kaya naman. I tested it out sa dagat, sa konting off-road sa bukid, kaya naman. Pero beyond that, yung mga susunod na trail, hindi niya nakaya yon. Wag nang ipilit. And of course, na-appreciate ko yung mataas yung ground clearance, kasi mataas yung ground clearance niya, unlike the other scooters out there. So sa Pilipinas, sobrang patok tong bike na to, sobrang okay for its price na 145,000 pesos. So you got this good looking bike, this good performance. However, yun nga, nagre-reklamo yung iba sa acceleration kasi hindi nga ganun kabilis yung Honda ADB150. Pero yun, kaya nga siya ganyan eh, kasi it has its own character. So you should accept kung ano yung character ng bike na binibigay. So kung 150cc, so yun na yun. Huwag nyo nang hanapan ng iba. So okay naman yung performance ng bike na to, sobrang sulit. Yun nga, sa 145, you got Showa shocks, suspension, ABS, so unahan. So yun, napakaganda. Okay naman ang Honda ABB150. So ayun guys, Bocina Moto here. I hope you like and share this video. So I hope you like this bike then, this review. So sa susunod po muli, God bless guys.